What's up, everyone? Welcome back dito ulit sa channel ko. At ako po ulit nagbabalik para magbahagi ng video at ng konting kalaman para sa inyo guys. So, handa ka na bang malaman kung ano ang aking ibabahagi? Well, hindi na po ako magpapadalas-dalas kasi gusto ko na pong ituro sa inyo kung ano ang aking nalalaman. So, yun. Bago ko nga po lang gagawin ang video na to, I have to make sure na meron talaga akong kalaman dito sa lingwahe ito, which is the Chinese. Kasi yun po talaga ang aking gusto ibahagi sa inyo. At kung ano po yung Chinese na aking ibabahagi sa inyo, malalaman natin yan. At ayun na nga guys, nabitin ba kayo? Sorry naman. Ayun. Paano ba sabihin ang what is your name in Chinese? Kung ano bang pangalan mo in Chinese? At yun po ang aking ibabahagi sa inyo. So, pagka meron ka pong isang friend na Chinese tapos gusto mo siyang ma-impress, tanungin mo yung pangalan niya in Chinese. So, paano ba sabihin ang what is your name in Chinese? At saka guys, bago nga pala matuto ng Chinese, kailangan mo malaman at maaral yung na meron sila. So, in Chinese, they have four tones na kailangan mo i-memorize para alam mo kung ano yung meaning ng pinyin na sinasabi mo. So, ayun guys, simulan na natin. I will give you an example, like, what is your name in Chinese? So, 你叫什么名字? Okay, so napansin nyo guys, ginagawa ko yun kasi doon ko po binabase yung tones na ng mga ng pinyin na aking binabanggit. So, 你叫什么名字? So, ayun po guys. Paano sabihin ng what is your name in Chinese? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Ayun guys. So, kailangan maging particular ka po dun sa tono kasi napaka-importante po nun guys. At saka, okay, practicein na lang po ulit natin. 你, third tone, 叫, dropping tone, which is the fourth tone, 什么, shen is yung second tone, na which is pataas. Shen, ma, yung ma, kasi guys, is in the neutral tone. So, parang yun na yung fifth tone. Pero hindi kasi yun nasasali doon sa tones. Kaya, bale, may four tones lang talaga po yung sa Chinese. So, shen, ma, ning, ning, second tone, and then the dropping tone, z. Ulit, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Ayan guys, so sana may natutunan ka dito sa video na to kasi napaka-importante po na to. Kasi ako kasi natuturo ako ng Chinese, mga batang Chinese, tapos kung minsan hindi talaga nila alam kung ano yung sinasabi ko. Kasi lalo na kapag new enrollee lang talaga yung estudyante ko. Tapos pag tinatanong ko kasi kung ano yung pangalan nila, nakatingin lang sila sa akin. Tapos hindi po nila malaman kung anong gagawin nila kasi malamang hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Like, what is your name? What is your name? What is your name? Kahit igaganon ko na hindi pa rin nila maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Parang sa isip nila, sa sinasabi nilang, ano ba pinagsasabi nito? Wala silang idea talaga kung ano yung pinagsasabi ko. So, ayun. Kasi malaking advantage talaga nung natuto akong mag-Chinese kasi I get to talk to them, I get to speak to them in Chinese. Pero not all the time I have to speak to them in Chinese kasi ang tinuturo ko is English. Kaya doon lang naman sa mga times na talagang wala talaga silang naiintindihan sa sinasabi mo. Well, although meron nga pong chat box doon kung saan pwede kong isulat doon tapos yun, mata-translate na sa kanila para malaman nila kung ano yung sinabi ko. Pero sa akin, dinidirect ako na pong sabihin sa kanila para hindi na po ako matagalan sa pag-type kasi napaka-slow ko pong mag-type eh. Kaya baka sabihin ni student, ano kayang ginagawa ko? Bakit siya nakayoko? Kaya ayaw ko rin mangyari kasi bago ko pa lang siyang estudyante, gusto ko ma-impress siya.
Yeah, ayun. Yatanong ko po siya kung anong pangalan niya in Chinese. Kaya, yun. Sinasabi ko lang na, Ni jiao shi me ming zi? Tapos nila, yun na, nagkaintindihan na kami. Tapos hanggang sa sinagot niya na po ako kung ano ang pangalan niya. Doon ko po nalaman kung ano po yung kanyang pangalan. So, ayun. Kaya kapag ikaw nagtuturo ka ng Chinese, malaking bagay din ang tutunan mo kung paano sabihin ang what is your name? Para sa ganon, ma-impress student mo at sa susunod, mag-book ulit siya sa'yo. Kasi yun nga po yung gusto nila. Gusto nila kasi yung mga bagong nami-meet nila is marunong din mag-Chinese. Pero not all the time. So I don't recommend you to talk to your student kapag ikaw po ay isang gaya kong nagtuturo ng Chinese student in the ESL. Kung isa ka pong ESL teacher tapos yung tinuturuan mo po is Chinese student, I don't recommend po na makipag-usap ka sa Chinese student mo ng Chinese. Yung mga times lang na pwede mo kailangan po sa kailangan. Pero not all the time po mag-usasalta ka ng Chinese kasi bawal po yun. Bawal po talaga yun kasi doesn't make sense. Kasi yung tuturo mo is English tapos kinakausap mo ng Chinese. Yung bata, yun lang po sa mga yun lang po yung mga like ano makikita mo? What can you see in the picture? Yung po talaga maintindihan ng student kasi nakatingin lang sila sa'yo. Tapos, ano bang sinasabi nito? Like, what can you see in the picture? Ganun. So, ako kasi parang mas gusto kong sabihin kaysa sa tinatype ko kasi natatagalan ako mag-type kasi napaka-slow mo akong mag-type. Tapos, ayaw kong sabihin teacher, teacher, what are you doing? Ganun. Kaya, sinasabi ko na lang nang mabilisan. What can you see in the picture? Ninang kantasyon mo. Pero pag once na sinabi mo po yung ninang kantasyon mo, ano, naitita mo, what can you see? You have to directly translate it into English. Na ang ibig sabihin nung sinabi mo na yun, sa kanila, naintindihan na nila, pero sa Chinese, kailangan mo din sabihin in English para matutunan nila na, ganun pala yung ibig sabihin nung sinabi yung what can you see in the picture? What can you see? Ganun. So, guys, I hope may natutunan ka po dito sa video. Ulitin lang po natin kung paano sabihin ang what is your name in Chinese ni Jiao Shema Mingzi. Okay, so that's it for today. Guys, marami pa akong ituturo sa inyo, kaya tutok lang po guys dito sa channel ko. At kung may mga kahilingan ka po at kung may mga request ka na gustong matutunan kung paano sabihin ng Chinese, kung paano sabihin sa Chinese, pakalimutan na may comments po tayo dyan sa baba at isulat mo lang po dyan para mabisita ko at ma-shoutout kita at mabigay ko yung kahilingan. At yun lang po guys. Sumuling pagkikita. Bye-bye!